Alright, so andito na naman po tayo and ngayon medyo babalik ulit tayo sa YouTube related topics natin. And itong particular topic na to, kahit pa paano masasabi ko, medyo sensitibo. Kasi unang-una, it deals with money. And two, is kasi maaring matwist dito yung kasabihan ng Pinoy na diskarte lang yan. Walang iba, kung hindi, ang click to click. Alamin natin kung ano nga ba yung nangyayari sa click to click, ano yung mga posibleng mangyayari sa channels natin, and pangatlo, bakit ako personally, I will not recommend this. Simulan natin. Okay, so siguro, itong topic na to hindi relatable sa lahat. Kasi most likely, ang manunood lang naman nito is, una, nakarinig na kung ano yung click to click, pangalawa, ginagawa kung ano yung click to click, at pangatlo, siguro nakaranas o nakaramdam na ng sabihin na nating parusa ni YouTube pagdating sa click to click. Ngayon, ano nga ba yung nangyayari dun sa click to click? Basically, isang organized manipulation ng sistema ni YouTube. Anong ibig sabihin ko noon, 'di ba? Organized manipulation, parang ang bigat, 'di ba? Ang ibig sabihin lang noon basically is kiklik ko yung ads mo, basta ikiklik mo rin yung advertisement ko. Okay? So applicable to sa mga monetized channels, and in turn, nakakapagpalaki to ng revenue. I will not deny, nakakapagpalaki po siya ng revenue. Bago natin masabi to, atras tayo ng konti. Bakit nga ba lumalaki yung revenue pag nagki-click to click? Kasi basically merong dalawang klaseng ad types, 'di ba? Isa is yung parang banner type or yung plain advertisement lang na ipapakita sa inyo or i-introduce sa inyo yung klase ng produkto na ini-intro nila, be it promotional ads for Coca-Cola, kung ano man, 'di ba? Or pangalawa is yung may call to action, which means may involve na metric kapag meron kang ginawang action. Like for example, kinlik mo yung ads, mapupunta ka sa ibang website. Kinlik mo yung ads, makakapag-register ka dun sa portal and services nila. Or, i-click mo yung ads, makakapag-order ka sa Lazada, Shopee, or kung anumang e-commerce website. Ito, yung mga sinasamantala ng mga nagki-click to click. Kasi bawat click, maniningil si YouTube dun sa advertiser. Naka-tie up din ang cost ng advertisement per geolocation. So, kung sa ang bansa na merong mas mataas na bayad ang advertiser, definitely mas mataas na bayad din ang matatanggap mo. Ganun yan gumagana. Okay, di ba? Click ka lang, may pera na. Maganda siya pakinggan. Pero ano naman ba yung sinasabi ni YouTube in terms of policies kung bakit hindi advisable ang click to click? Basahin natin to mabilis lang. Invalid traffic on your videos. Invalid traffic, also known as invalid activity, is any activity that doesn't come from real user with genuine interest. It can include fraudulent and artificial ways to boost ad revenue for videos amongst users. Ngayon, kung titignan natin ang konti sa baba, ito yung mga examples ni YouTube. Una is yung mga friends mo, mga tropa mo na paulit-ulit-ulit na piniplay yung playlist mo, edi nagre-resulta yun sa pag-boost up ng traffic mo, and in turn, nakakapag-shoot up rin yun ng ads. Let's be honest, real talk lang, kailan kayo huling nanood ng isang buong playlist ng isang content creator kasi gustong-gustong-gusto nyo siya? Pinanood nyo isang playlist ngayon, papanoorin nyo ulit bukas, hanggang sa isang araw. Totohanan lang. Kailan nyo po ginawa? Kailan nyo ginawa yun? Diba? So, isang example to. Pangalawa, yung sinasabi nyo sa mga viewers nyo mismo, yung panoorin nila yung advertisements nyo and i-click nila. Oo nga, nakakapag-boost to ng ad revenue, pero kasi kaya to iniiwasan ni YouTube dahil hindi to nagki-create ng harmonious relationship between advertisers and content creator. Pangatlo, yung mga third-party automated running platforms, or mas kilala sila kung tawaging boost or bots, di ba? So, yung mga ganitong behavior kasi, kinoconsider nga to ni YouTube as harmful kasi very one-sided. Unang-una, kiklik nyo yung ads. Hindi naman kayo interesadong bumili or wala naman talaga kayong pambili.
Kwento ko yun, di ba? I-click ko yung ads dun, wala naman akong pambili. E di ang mangyayari, magbabayad lang si advertiser. Kikita yung content creator, kung sino man yun. Or kung kayo yung, or video nyo yun, what's worse, i-click nyo yung sarili nyong ad intentionally para kumita kayo. Ngayon, kung mag-i-scroll down pa po tayo sa baba, kung mapapansin nyo sa number 2, don't click on your video's ads even if you think that it might be okay to do so. Our system recognizes when creators click the ads on their own videos. And if it happens consistently over time, your account may be disabled to protect both advertisers and the creator ecosystem. Maaring sinasabi natin dito, okay, niklik ko naman yung ads ko, hindi naman ako nadi-disable. O maaring kinlik ko yung ads ko, wala namang nangyari sa akin, hindi naman ako na-terminate. It's just a matter of time. Pag na-recognize ni YouTube na merong consistent na ganitong behavior dun sa channel mo, let alone nang gagaling sa'yo as content creator, then most likely, mapapadalan tayo ng sulat at isang araw, magugulat tayo, hindi na lang natin ma-access yung account natin. Make sense? Maari, no? Sumasagi sa isip natin, isa to sa mga kasi paraan, di ba? Maaring it doesn't affect me or kung sino mo nanonood nito, pero dun sa mga sabihin na nating taong naghahabol ng income kay YouTube, di ba? Again, real talk na naman to, di ba? Syempre, lahat tayo gusto natin pera. Kahit ako eh, di ba? Kailangan natin ng pera. Hindi lang sa gusto natin, kailangan natin. And one means of revenue stream is through YouTube. Kasi nga naman, di ba? Upload ka lang ng video, posibleng kumita ka. Fine. All is well and good. Pero, think about it this way. Kumuha ka ng video. Nag-edit ka. Pinag-aralan mo kung paano mag-edit, di ba? Tapos, na-excite ka kasi in-upload mo. Walang nanood or mabagal yung views. Tapos, gusto mong mapadali, pinanood mo. What? Nung kumita ka, kinlik mo yung ads mo. Tapos, sasabihin mo, diskarte lang yan. Okay, kung yun yung diskarte mo, well, hindi naman kita mapipilit, di ba? Wala namang makakapilit or makakapagpabago ng mindset mo kung yun talaga yung tingin mo. Pero hindi ba? Medyo depressing yun in ways na ikaw yung nagkuha ng video, ikaw yung nag-edit, ikaw yung nag-upload, at ikaw din yung manunood. Ang bottom line po dito is, these types of behaviors, hindi natural. Ay, hindi siya natural, kaya ini-exclude or fini-filter out ni YouTube para naman kahit papaano maging patas yung playing field kasi yung advertisers themselves is paying good money to promote their products and ikaw naman on your side dahil sa kagustuhan mong kumita, you're taking advantage of the platform. Diba parang unfair? Sasabihin ko lang po ah, wala akong pinapatama ang grupo dito or kahit sinong tao, I'm just stating the facts. As per YouTube policy. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi to applicable sa lahat. And medyo sensitibo tong topic na to. Anong mangyayari sa isang channel kapag nahuli ni YouTube na merong invalid activity or invalid traffic or fraudulent clicks? Lahat yan, kasama dyan na paulit-ulit tayong nire-remind ni YouTube na don't click your own ads, don't do something to artificially inflate your metrics. Huwag tayong gagawa ng kung anumang bagay-bagay dyan na. If your content violates this policy, we will remove the content and send you an email to let you know. If this is your first time violating our community guidelines, you'll likely get a warning with no penalty to your channel. If it's not, we may issue a strike against your channel, and if you get 3 strikes within 90 days, your channel will be terminated. So, siguro hindi naman na natin kailangan pang tagalugin yon. Sa madaling salita, mate-terminate yung channel natin pag paulit-ulit natin ginagawa. Maaari makalusot ka isa, 2 beses, 3, sige, hindi ka naman mauhuli niyan eh. Okay lang yun. Pagbibigyan ka niyan. Pero only time will tell, di ba? Pag continuous pattern ang nakikita ni YouTube, definitely, magkakaroon sila ng red flag against your channel. And then one fine day, who knows?
magkakaroon tayo ng community stripe. Now, third part of the topic, diba? Ako personally, ako na to ha. Personally, ano yung pananaw ko dun sa click to click? Again, ulitin ko po, no? Itong video na to somehow is made for awareness, echoing YouTube's community guidelines and policies. And wala po akong pinapatamaan dyan na kung sino mang nagsi-C2C or click-to-click. It's, at the end of the day, it's your channel, your choice. I'm just relating the facts. I do not encourage them, di ba? Hindi kasi nasabi yan na mag-click-to-click kayo. I don't encourage anyone, in fact. Unang-una kasi, hindi yun yung intent ko para sa channel ko. Naniniwala pa rin ako na dapat kung ano yung kinikita mo is pinagtatrabahuhan mo. Walang shortcuts, and most importantly, wala kang vina-violate or wala kang dinadayang proseso o tao pagdating sa perang kikitain mo. Ito na yung fine line, di ba? Totohanan lang tayo dito. Ito na yung linya. How do you define diskarte at this point in time? Masasabi mo bang diskarte lang to ngayong alam mo sa sarili mo na meron kang violation and nilalabag mo yung rules ng isang platform? Masasabi mo bang diskarte yon? That is my take. One. Pangalawa, ang mas gusto ko dun sa channel ko na nag-grow siya organically. Mas gusto ko yung mapapanood ng tao yung video ko or yung contents dun sa channel ko and then makakapagsabi sila ng sarili nilang input freely. Diba? Makakapagsabi sila ng feedback nila, malaya silang magsasabi na, ayoko nito, skip. Oh, interesado ako dito, like. Oh, gusto ko to, subscribe. Diba? Mas maganda yung ganun kasi mararamdaman mo na merong nakaka-appreciate dun sa ginagawa mo. Another is sustainability. Hanggang kailan mo kayang gawin yun? Hanggang kailan mo papanuorin yung video ng isang tao tapos ikiklik mo, aabangan mo yung mga ads nila kasi alam mong ikiklik din nila yung ads mo. Hanggang kailan? Hindi ba mas maganda yung magkakaroon tayo ng videos na papanoorin at ma-appreciate ng tao tapos yung ads automatically papasok and let them decide what to do with those ads. Skip nila, close nila, whatever. Di ba mas makakatulog ka ng mahimbing? Mas wala ka ng iniintindi, hindi mo na inaasikaso yung pagkiklik ng video. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. For me, it's all about integrity. Ang ibig sabihin dito mga tol is kung tama pa rin ba yung ginagawa mo, kung okay pa rin ba yung ginagawa mo, kahit wala nang nakatingin o nakakakita sa'yo. You can get away with something, pero definitely, time will come, it will then hit you back. And I hope hindi mangyari yon sa kahit kanino. I hope meron na naman tayo na share na bago. Kung natuwa naman kayo sa video natin ito, please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. At next week, ano, kita-kita po ulit tayo alas 8:30 ng gabi oras ng Pilipinas para sa isa na namang video. Mabuhay tayo, Pilipino!